Это путань. Mukhang magdedemanda yung kapatid ni Aura sa federasyon. Ano? Eh, syempre, Aura yan, sikat yan. Sasakyan natin yan para sikat din tayo. Kahit mali-mali yan, ipagtatanggol natin si Aura, ano? Mali yung pulis. Oh. Kitang-kita na nga sa video. Eh, anak ng tinapat. Kitang-kita na nga sa video na si Aura yung nanlalaban. Na si Aura yung agresibo. Nando na sa police station. Ha? Pinipiloso po pa yung police. Police pa pananagutin ninyo? Ni hindi nga sinaktan si Aura eh. Sa ibang bansa yan, yung kapatid mo sa federasyon. Eh baka kinuryente na yan doon sa sobrang panlalaban niya. Pakinggan po natin ang sinasabi nitong malaki ang pisngi na hindi natin kilala kung sino. Oh. Na gustong sumakay sa kasikatan ni Aura na ang akala niya pag ipinagtanggol niya, no? Eh hindi siya mababas. Oh, G. Siguraduhin po natin na after this, ililitaw natin ang totoong mga nangyari at papanagutin natin hindi lang po ang mga nangharas sa club. Dali ah, sabi niya dito is sisiguraduhin natin na palilitawin natin ang totoong nangyari at pananagutin natin ang mga nangharas. Oh. Kundi ang mga mismong kapulisan na sangkot sa illegal arrest at unjust detention ni Aura. Ang kaso po... Wait lang ah. May gulo sa isang lugar. No? Dumating ang kapulisan para pakalmahin. Mga kababayan, nakita nyo naman po sa video. Nandoon yung mga sangkot, nandoon yung mga gwardiya, nandoon din po yung mga bouncer. Ultimo yung mga bouncer na malalaki ang katawan, hindi mapigilan si Aura. Sasabihin nyo, illegal arrest? Dumating sila doon para ayusin. Oh, ayaw tumigil ni Aura sa kakapalag. Ano gusto nyo? Gawin ng police. Guanson, makinig ka. Ito yung sinasabi mayaman, hindi naman makapaglabas ng 50 million. Tatapatan ko yung 50 million mo. No? Ano gusto nyo gawin ng mga polis? Ah, kasi ayaw huminto ni Aura. Alis na lang tayo. Sige, iwanan na namin kayo. Natural dadalin yan. No? Ayaw huminto ng panggugulo eh. E di pag umalis yan, lalong ng gulo yan. Pag umalis yung mga polis, lalong ng gulo. Natural, isasama yan. O palag ng palag. Ano gusto mong gawin ng polis? Akbayan si Aura. Aura, kalma na, halika na. Punta na pa. Ayaw nga eh. Mismong sila. Gustong labanan eh. Gusto, lambutan yung paghuli kay Aura. Natural po, posasan yan. Anong illegal arrest? Kitang-kit, eto. Itong mga to talaga eh, no? Babalok, kahit mapahiya sila, babalok to ten. Kung ano yung napanood nila doon sa CCTV. O, hindi nanood, basta na lang. Aura yan eh, tara, pagtanggol natin. Ako po, sinasabi ko sa inyo, simulat sa pool, nung bata pa lang yan si Aura, gusto ko na. No? Kaya lang this time, hindi ko pwedeng kampiyan yan. Pati nga po nung election, nagsalita yan. Sabi niya, bagong Pilipinas, bagong muka. Tapos, Marcos at Duterte na naman. Oh. Kumbaga, sabi ko, okay, sige. Dahil nga tayo naman, nakakaintindi at nakakaunawa na meron din silang karapatan na suportahan yung kabilang partido. Hindi ko na inano dahil sabi ko, gusto ko naman underdog simula sa galing sa mahirap. Ayoko pong binabanggit kasi yung squatter or ano. Simula galing sa mahirap hanggang sa pagtanda, napaganda yung buhay. Kaya lang, kinain ng sistema ng kasikatan at kasabay ng alak. Diray mo, ano? Etong kapatid ni Aura sa federasyon, papanagutin yung mga kapulisan. E di, wow! Gustong edebanda yung mga kapulisan. Tuloy. Na ito, sa totoo lang, ay lampas din po kay Aura dahil kung pwede po itong mangyari sa isang napaka-high profile at sikat na artista na LGBT kagaya ni Aura, paano na lang po
ang mga ordinaryong mga LGBT, ang mga ordinaryong mga bakla at lesbiana na hinaharas at pinagkakaitan ng boses at wala silang makapitan. Yun po ang nais natin. Ayan, yan po yung mga linyahan nila. Kapag kayong sila, no, yung lagot, sila yung may kasalanan. Diyan na pumapasok yung kung si Aura, ginagawa nila tong pangaharas. Wala pong pangaharas, no? Natural lang po yung ginawa ng ating mga kapulisan, mga kababayan. Nagpupumiglas, ayaw kumalma, pinapakalma. Natural, dadalin yan. Ayaw magpadala. Doon nagbawala. Ayaw sa presinto magpaliwanag. Natural, pupusasan yan. Oh. Ang papalabasin nila, pagmumukain nila, na kung si Aura na sikat, no? Na malaki ang impluensya, malaki ang pangalan. Eh nagagawa nila itong pangaharas. Paano pa kaya yung maliliit na tao? For your information, kitang-kita sa CCTV, no? Na talagang G na G ang si Aura ninyo. Diba? Kung ang maliit na tao, sabihin na natin yung maliit na tao, o kami, kaming mga simpleng tao lang. Naintindihan namin na pag dumating ang pulis, kailangan tahimik na kami. Dahil hindi naman dumating yan para makigulo ka o manggulo o whatever. Dumating yan para pag-ayusin ang lahat, no? Para hindi na humantong sa pagpunta sa presinto o sa presinto pa mapunta. Pero yung si Aura mismo ang pumapalag. Si Aura mismo, actually mga kababayan, para po sa akin, si Aura mismo ang naghatid sa kanyang sarili para humantong ito sa presinto. Kung tingin ko po kung pagdating ng pulis, nag-stop na, hindi na nagwala-wala doon, nag-usap, baka ngayon po nasa kanya-kanya mga bahay na yan. Tuloy, huwag niyong gamitin yung kung si Aura po isang malaking tao, paano na lang po sa maliliit na tao yung mga ganito, pipigilan yung mga etos nyo! Gamit na yan, no? Mga dilawan na dilawan yung mga linyahan ninyo. O, tuloy. I-highlight sa issue na ito. So, magka-counter kayo? It will be up to Aura, syempre, kung ano po ang specific charges. Pero ngayon po, gusto rin namin i-anunsyo, nakaset din po ang Bahaghari at ang Metro Manila Pride na mag-hold ng dialogue kay Makati. Oh, nasa likod daw ang Bahaghari at Metro Manila Pride something. Yung dalawa na yun. For sure, hindi lahat ng miyembro nyo supportado si Aura. Hindi 100% ng miyembro nyo na supportado si Aura. Yung iba dyan, nagagalit kay Aura dahil pinapahiya ang LGBTQ community. No? Mayor Abigail Binay, para po manegotiate ang urgent na release, ang pagdrop ng trumped-off charges laban kay Aura, at ang pagpapasa rin ng isang anti-discrimination ordinance sa lungsod para magkaroon na tayo dito sa Makati ng legal remedies para sa mga biktima ng diskriminasyon at harassment. Walang diskriminasyon, Diyos ko po, Lord. Mga kababayan, walang diskriminasyon. Yung Aura nila, talagang G na G at gigil na gigil at nanlalaban. Kaya yun lang po talaga ang dapat gawin ng ating mga kapulisan, no? Ayaw magpatahimik, pusasan, dalhin sa presinto. Pero kalungkot po, pati sa presinto, lumalaban siya, pinipiloso po niya po yung ating mga kapulisan.